Ipapinos lang hapon sa itong tanan. Pagkabaliray ka ato Ebanghelyo nga singak at law na mababasa sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 9, mga talata 1-8. Kali ay pinamagatan akong si Kristo et clarum petmalu huerta. Itong mga nakarayang Ebanghelyo, Jesus has proven His dominion against disease, against nature. Just remember the sea, the wind, and the violent storm. And kahapon lang, His authority over demons. Tapos ngayon sa Ebanghelyo natin, His authority over sins. Narungan na ito kag paralitiko. Naging pabangon nila. Sinabi niya, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Sa halip na sabihin niya, bumangon ka. Mas pinili niyang sabihin na, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Tuyaro to sa paralitiko, kita gihapon ay gingsisiling at ato, Panginoong Jesus. Napatawari kita nida sa ato mga kasalanan. Just like the paralytics, we are encouraged by Jesus to rise up, to carry the stretcher and go home. Mula sa kasalanan na kita ay nayupog sa kumunoy, kumbaga ay kasalanan, kita ay inapabangon. And that is very symbolical. Na hindi na dapat na tayong bumalik sa dati. Hindi dapat tayong bumalik sa pagkakalugmok sa kasalanan. Pagkos kailangan natin mag-level up bilang mga Kristiyano, bilang mga global Christians. Dahil napatawad na ang ating mga kasalanan. You know, the greatest miracle of Jesus is when He freed us from our sins. Pinalayan niya tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang pinakadakilang milagro na ginawa ni Jesus. He freed us from sins. At dahil pinalaya na tayo, dapat umakto tayong malaya. Naka-lockdown man tayo ngayon, naka-quarantine man tayo ngayon, spiritually, we are freed already by Jesus. His greatest offer of salvation brought by the cross, where He was crucified. Malayo na tayo. Spiritually, hindi tayo nakalakdan. At hindi na dapat tayo mabuhay sa kasalanan. Let us encourage everybody to stop sinning, to understand one another, and to go in our respective houses, our homes, radiating the love of Jesus. Maraming salamat po.